Good morning po sa inyong lahat mga ka-TFTD at para po sa ating pagninilay para sa araw na ito, ating po magiging simpleng tanong ay, tumugon ka na ba sa Kanya? Ito po ang ating katanungan sapagkat, well, alam naman natin ngayon pong panahon ito tayo pumasok na sa panahon ng Kwaresma at tayo nga inasa Sabado na patapos ang Merkules ng Gabat. Bukas ay magsisimula na ulit ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At nandun yung laging paanyaya sa atin, ano, nung pa lamang tayo nagpalagay ng abo sa noo, kung maalala natin sinabi sa atin yung pag nilalagay yung abo sa ulo, yung sinasabi ng pare, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Magbagong buhay ka. At ito naman talaga palagi ang paanyaya sa atin, not only for this season, but sa bawat araw ng ating buhay, yung pagtalikod palagi sa ating kasalanan. At tamang-tama, ngayon pong araw na ito, ang ebanghelyo po natin, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 27 hanggang 32, ay ito yung kwento o bahagi ng Ebanghelyong ito yung kwento tungkol sa pagtawag kay Levi na isang maniningil ng buwis. Si Levi ay tinawag ni Jesus at naging alagad niya. Pero ano yung meron kay Levi? Bakit? Kasi kung mababasa po ninyong Ebanghelyo, ang pagkakasalaysay dito ay pagkatapos nito, lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. At sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yung sabi ng ating Panginoon. Anong tugon ni Levi? Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang ganda ng tugon po, ano? Right there and then, immediately without hesitation, with reckless abandon, isipin nyo yun, iniwan ni Levi ang lahat at sumunod sa ating Panginoon. Anong meron? Tatlong bagay po, tatlong mahalagang bagay na maaari nating gawing pamantayan o gabay para tayo din mismo tumugon sa paanyayan ng ating Panginoon, sa paanyayan ni Lord, ng katulad ng pagtugon ni Levi. Ano po? Ano yung tatlong katangian ni Levi? Una, si Levi, tinanggap niya yung kanyang yung kasalanan, yung pagkakamali. Alam niyo po mga kapatid, ang isang taong hindi kayang tanggapin o hindi kayang aminin sa kanyang sarili na may kababaan ng loob yung kanyang mga pagkakamali, ang hirap magbago ng taong ganon. Pero kung isang tao ay bukas palagi, yung kaya niyang tanggapin, kaya niyang aminin na may kapakumbabaan ang anumang pagkakamali na kanyang ginagawa o anumang kasalanan na meron siya sa kanyang buhay, mga kapatid, masasabi natin, yung taong yun, yun ang bukas lagi sa pagbabago sa kanyang buhay. Yun ang bukas lagi sa pagbabalik loob. Yun ang bukas lagi sa pagtugon sa paanyaya ni Lord sa pagbabago ng ating buhay. Ano po? So yun ang una. Si Levi, tinanggap niya yung kanyang kasalanan, yung kanyang pagkakamali. Ikalawang katangian ni Levi. Si Levi po, matapos tawagin ni Jesus, Levi left everything. Isipin nyo yun, siya'y maniningil ng buwis. Medyo may kaya sa buhay sapagkat hindi ko alam kung ano pa anong paraan. Pero Levi might be living a luxurious life. Sapagkat salapi ang hawak niya. Hindi natin alam. Pero magkaganon pa man, iniwan niya lahat ng ito para sumunod sa ating Panginoon. So mga kapatid, that's another magandang example of how we could follow really our Lord, of how we could really respond to His invitation for us. Yung we are ready to leave everything, detachment, yung malimit na sinasabi sa atin. Ano? Yung pag-iwan sa mga bagay-bagay na nagiging hadlang para sa ating pagtugon sa paanyaya ng ating Panginoon. At yung patatlo, yung patatlong katangian ni Levi, Levi opened himself to the Lord. Ano, binuksan ni Levi yung kanyang puso para sa ating Panginoon. After he admitted his mistakes, after he left everything just to follow Jesus, the last thing that he did, he opened his heart to the Lord. Ano kaya sabi dito, tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. The fact that Levi followed the Lord means that he opened himself, his heart to the Lord.
Kaya, yun mga kapatid, sana lagi ding bukas ang puso natin sa ating Panginoon. Para nang sa gayon, lagi din tayo makatugon sa Kanya. Alam naman natin, di ba, ang isang pinto na laging sarado, parang, di ba, parang ayaw tumanggap. Eh, ganoon din sa puso natin. Kapag ang puso natin ay laging sarado, ang hirap tumanggap. Ang hirap tumanggap ng pagpapatawad, ang hirap tumanggap ng yung mga pagkakamali sa buhay. Hindi natin kayang tanggapin yon. Pero once we opened our hearts and our life to our Lord, then, lagi tayong bukas para sa Kanya. Lagi tayong bukas sa pagbabago ng ating buhay. So mga kapatid, tubugon ka na ba sa Kanya? Or baka nahihirapan ka? Let's emulate the example of Levi in our gospel for today. Tatlong bagay. Una, ulitin natin po ano? Una, acceptance with humility of our own mistakes. Ikalawa, leaving everything for the Lord. And patatlo, opening our hearts in our life totally to our Lord. Okay mga kapatid, so ito po yung ating simpleng pagninilay para sa araw na ito. At muli, ang paanyaya po sa atin, that is to become cyber missionaries always. So, don't just like, don't just watch. Ano po, i-share po natin ano. So, please share our Facebook page at Thought for the Day. Ganun din po ang aming Instagram at Thought for the Day. At ganun din ang aming YouTube channel, ang atin pong YouTube channel. At TFTD, Blessed and Blessing. At para sa ating mga pagbati sa araw na ito, unang-una, happy birthday kana Mary Ann Padulina, kay Jack Rosales, kay Clarice Mabato, Betty Guzon, kay Tita Zenny Marquez Amilia sa kanyang 83rd birthday for her good health, kay Ellen Mendoza, kay Clarissa Aurelia de Guzman, kay Jan Mendoza Valenzuela. Happy birthday po sa inyong lahat. And all of you are always included in our prayers for your birthday intentions. At muli, sa katapusan po, huwag natin laging kakalimutan, laging paalala sa atin. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng kinakaharap natin sa ating buhay, anuman ito, pagsubok man o kung anuman, huwag natin kakalimutan. Always be blessed and be a blessing. Magandang araw po. God bless sa inyong lahat.